Yo, what's up mga ka-banking? Welcome to my YouTube channel. At ngayon, ito ang aking very first episode na kung saan magpapakilala siyempre si MMR's Decky Boy at tayo ay mag-unbox ng LS2 Breaker mamaya. Sino ba si MMR's Decky Boy? Si MMR si Decky Boy ay member ng MIUI Magenta Riders Club. Shoutouts pala kay Press Mike ng MIUI Magenta Riders Club. Yun. Ngayon, ito ang aking very first vlog or segment sa aking MMR si Decky Boy sa YouTube channel. Click subscribe and the notification bell para wala kang malagpasan ng bawat video ko. So ngayon, pag-usapan natin, bakit ba ako pumasok sa pag-YouTube? Dahil baka nabalitaan ko na, ay, kumikita pala sa YouTube. Hindi. Kaya ako nag-YouTube kasi gusto kong matuto. Hindi ako magaling sa lahat ng bagay. Sa lahat, as in. Tulad ngayon, hindi ako magaling magsalita. Diba? Hindi din ako magaling mag-edit ng video. Hindi din ako magaling kumuha ng shots. Dahil gusto kong matuto, kaya ako ginawa to. Ngayon, ang general na napili ko ay motorcycle. Hindi din ako magaling sa motorcycle. Especially sa pagbuting-ting ng mga makina, ng mga kung ano. Yung mga basic siguro alam ko. Ito, sigurado magugustuhan nyo yung mga susunod pa natin segments. Kasi, tatalakayin natin at pupuntahan natin isa-isa. Kung kaya natin sabay-sabay, pwede din naman. No? Rides. Magsisimula tayo sa malapit, palayo ng palayo. No? Pangalawa, good food. Kung saan ba may mga spot na masasarap na kainan. Kasi alam ko at alam nyo at alam na lahat na kapag nag-rides ay nakakapagod at masarap talaga kumain. Diba? Yon. Pangatlo, alam ko, madami sa atin, isa na ako doon, ay addict sa pag-upgrade ng MC. So ngayon, madami kong alam na magagaling, mababait na mga mekaniko. Pupuntahan natin yon. At madami din akong alam, maliban sa Caloocan, sa 10 Av, maliban doon, may alam din ako na bilihan ng mga motorcycle parts na presyong Caloocan, oo, presyong Caloocan. Kaya abang-abang kayo, no? So ngayon, pakita ko muna sa inyo yung MC ko. Yun. At ngayon ay panahon na upang ipakita sa inyo ang aking LS2 Breaker. Siya ang makakasama ko sa ating mga rides. Let's go! Ito siya. LS2. Okay? Basta natin ha. Actually, matagal na sa akin itong LST na to, pero ngayon ko lang siya binuksan. Kasi may ginagamit pang helmet. Mamaya papakita ko sa inyo. Yan. Ito siya, oh. Matte black. Hop. Tanggalin ko muna yung sticker. Yan. Ay, may kakabit pala akong sticker dito. Teka lang, ha. Pakita ko na sa inyo. Ta-da! Yan. Ayan, pangalan ko yan. So, bakit ba ito ang nagustuhan kong helmet? Sa dinami-dami ng helmet na binibenta sa market. So, same lang naman, lahat naman ng helmet na binibenta, na branded, ay may aerodynamics technology. Diba? Na yung ibig sabihin, yung pagbumangga sa hangin, hindi siya magdadrag.
dahil sa shape niya. Diba? Lahat, hindi pala halos, lahat naman eh. Lahat naman ng helmet na branded. Ganun yung may technology ng aerodynamics. So common na yun. No? Meron, at ito, dual visor din. Kita nyo? Yan. Tapos, commonly, lahat naman, diba? May air passage. Yan. Ito yung likod niya. Siyempre, may ICC sticker. Ngayon, ano ba special sa helmet na to? Ayun yung dapat nyong malaman kung gusto nyong bumili ng ganitong helmet. Ganda ba? Yan. Ang color display na to, guys, yung loob niya. Yan. Ganda, no? Yung loob niya, guys, tatanggalin ko yan. Tanggalin ko, ha? Yan, washable din siya. Yan. Wala. Ito, guys. Ang maganda dito, guys, yung foam na ginamit sa kanya, yung tinatawag na memory foam. Ang ibig sabihin, pag memory foam, kung anong shape ng mukha mo, doon susunod yung foam. Temporarily. After mo gamitin, babalikin niya natin ang shape. So, ibig sabihin, kahit anong shape ng mukha mo, malapad, malaki, matulis, maliban lang kung masyadong malaki yung helmet. Hindi naman pwede kung maliit yung mukha mo, tapos XL yung helmet mo. Siyempre, hindi rin fit doon. So, ako kasi gamit ko medium. So, pag sinuot ko yung medium, ansikip. Ganun talaga. Tapos, siguro mga 5 minutes to 10 minutes, unti-unti na siyang sasabay dun sa shape ng mukha ko. So, kaya maganda siya. Yan, isa pa, washable. Very common naman yan. Yan. Tapos, ang maganda dito, guys, ito. Nabasa nyo ba? Ah, hindi, no? Emergency pull tab. May emergency pull tab siya. Na dito nakalagay. Yan. Pull. Emergency pull tab. Dito nakalagay yan. Mamaya, papakita ko din sa inyo. Para sa yung emergency pull tab? Halimbawa, emergency pull tab. Halimbawa, suot mo yung helmet mo. Yan. Suot mo yung helmet mo, di ba? Na-aksidente ka ngayon. Na-aksidente ka. Ngayon, kapag dumaan yung mag-rescue, dumating yung mag-rescue, huhugutin na ng emergency pull tab. Huhugutin nila yan. Tapos, hahatakin nila yung helmet palabas. Pero, buo pa din to. Buo pa din siya. Ibig sabihin, hindi magagalaw yung neck. Kasi yun yung mahalaga eh. Tsaka yung ulo na na-damage. Diba? So yun, ibig sabihin, kapag suot mo to at may emergency pull tab, kapag hinila o hinawakan to, tinas yung helmet, stabilize pa din yung head tsaka yung neck. So safe tayo. So ayun yung special feature ng LS2 Breaker. No? At samang tatanong, magkano ba yung LS2 Breaker? Sulit ba to? Bilin? Para sa akin, oo, sulit. Kasi, tulad ng special feature niya na yun, maganda ka, matibay helmet mo, ang ganda ng appearance niya, pero, may additional na emergency pull tab. Para sa akin, big point yun. No? Kasi hindi natin alam, kahit mag-ingat ka, hindi natin alam yung aksidente, nandyan lang sa labas. No? Kahit gano'n ka pakaingat. So, nandyan lang yan. So, para sa akin, sulit ang LS2 Breaker. Matte black. Ang LS2 Breaker nagkakahalaga ng 5,500 pesos. Pero kung gusto nyo maka-discount, abangan nyo ng sale sa Motoworld. Kasi ito, nabili to ay regular price. So, 5,500. Actually, madami mo pinipili ang helmet. NHK, KYT,
Siyempre, nandun na rin 8GB, pero medyo hindi pa natin afford sa ngayon. Afford naman, yun nga lang, may mga kailangan tayong paggastusan, kaya eto muna tayo. Maganda naman, di ba? Oh. Di ba? Ayos. LS2 breaker matte black. So, yun. Ulitin ko. Emergency pull tab. Emergency pull tab. Yan. Ito ko sa inyo, ha. Yan. Ayoko kasi ng tinted na visor. Bakit? Kasi kapag tinted ang visor mo at gabi, kailangan mong itaas. Tama. At kailangan pang gumamit ng clear na glass para syempre hindi ka mapuping. Kasi kapag binaba mo nga naman, medyo madilim, di ba? So, yun. Kaya para sa akin lang naman, mas okay ako sa clear visor at double visor, mayroon siyang isang tinted. Mas okay sa akin yung ganito. Mas okay. Para sa akin lang. Sa akin lang naman yun. Yun lang. So, guys, sana nagustuhan nyo yung aking episode today. Ito lang introduction ko sa YouTube. So, abangan nyo yung susunod nating segment ay very interesting na. Pupunta tayo sa mga kainan. Alam ko naman yan na gusto nyo yun, di ba? Kainan, motorcycle, accessories and parts, pupuntahan natin yan. No? So, salamat sa lahat ng nanood, sa aking mga subscriber. Sana huwag kayong magsawang manood dito sa aking simpleng video vlog. Pero sisikapin natin na mag-improve at matuto para sa ganun mabigyan kayo ng mas magagandang kaalaman. So guys, yun lang for today. Shout out sa lahat ng FTRC na nandyan. Alam ko nanonood kayong lahat. Lahat kayo nanonood. Isa-isahin natin yan. Kakain tayo dyan. Mag-ride tayo dyan. At yun. This coming Sunday pala, may ride ang MMRC dyan sa Laguna. So, sasama tayo. Doon, mag-vlog tayo. So,